Ayan. So, hi guys! Welcome to my mukbang episode number 2 sa Pipay Plagag. Guys, kain tayo. Ito, white rice. Hindi nakabili ng red rice o the brown rice. May tuyo ako, may suka at may sili. At ito guys, yung adubong sitaw, talong, at saka may paprika ako na yellow, paprika na pula, at may kamatis na yellow. Wow. Galing yan sa garden ko. Tapos ito, litos. Tapos ito, kape. Ipakita natin yung panda na kape. Arty-arty na. So yan, kape. So, kainan na. Kain na tayo. Hindi tayo ano guys, palaging hawak na hawak sa buhok natin kasi may hindi. Ito lang pwede na kamay. Kasi hindi hawak ng tuyo. Nakita niyo yung last vlog na ko guys na yung nagprito ng tuyo ang tita ko yan nagdala ako ng 3 yung adobong sitaw at talong sarap walang karne. Yan lang. Sitaw, talong, tapos tuyo. Tuyo lang. Walang sabaw. Ang hangin na suka. Ano guys, nakapagmukbang ako ngayon kasi wala akong trabaho. Ano pala dito? 10:30 na umaga. May nilang itlog pala ako guys. Teka lang, kukunin ko. Wag na. Kainin ko mo yan gabi. May nilang itlog ako 2. Kagabi. Hindi ko naubos. Naglaga kami 5. Sa akin, 2. Yung asawa ko, 1. So, may natira pang 2 sa rep. Kainin ko yung mayang gabi. Sarap na pag magtanim ka ng gulay, tapos kaanihin mo yung sarili mong sikap. Sarap. Sarap ng feelings. At masarap din. Tulad niya, kamatis na yelo. Masarap. Kasi, walang spray. Organic talaga. Kunti lang rice natin, guys. Kasi, Tumaba nang tumaba yung bilbil ko. Ay, naku, Diyos ko. Wala na. Nahiya nang magbakini. Summer pa naman dito. Hindi na magbikini. Magbating shoot na lang. Kasi yung bilbil. Hindi kaya magbikini ka. Tapos hindi ka aahon ng pool, doon ka lang magbabad sa tubig. Lalabas ka pag wala ng tao, tingin mo, wala ng tao, lalabas na ako. Hindi kaya sabihin mo sa anak mo, anak,
yung towel, pabigay. Kasi nilalamig ako. Pero, ang totoo, tinatabunan mo yung bilbil mo. Style no style, Pinoy yan. Ganyan naman tayo guys, di ba? May ano tayo. Yung ugalin Pinoy matiknik. At saka, ang dali natin makaisip ng kalkuhan. Pero yung magandang kalokohan naman. Huwag mo isipin na ano, ay huwag ka maggawa ng maling kalokohan lalo na pag ano, hindi ka nakatira sa sarili mong ano, bansa. Bawal talaga yan. Oh, sarap ng kape. Hindi ako mahilig sa kape. Minsan-minsan lang. Pero yung lula ko guys, napakahilig sa kape. Tapos, nung dumating ako dito, ang hilig na sa kape. Ewan ko. Siguro ano, nadalakas ng mga kasama mo. Kasi kape ng kape. Ubus na yung rice. Ito naman kakainin natin. Kamatis. Saka paprika. Wala ng rice guys. Alam mo, yung technique na konti lang ang rice na kakainin mo. Alam mo kung ano? Hindi ka magsaing ng marami. Konti lang. Kasi, pag naubos mo na yung rice sa plato mo, hindi ka na magdagdag kasi wala nang rice. Yeah. Kunti lang sa ingin mo. Tapos yon. Anak ko guys, takaan din ng tuyo. Gusto din niya. Yung delis na tuyo, yeah. Gustong-gusto niya yan. Tapos yung adobong ano, adobong manok, adobong baboy, kakain din yan. Noon, ay nako guys. Wala, hindi mo mapapakain yan ng ganyan. Pero ngayon, wala na. Kasi malaki na. Hindi ka na mahirapan mapakain. Halimbawa, pupunta ang kaibigan mo na Pilipina. Tapos yung niluto ay adobo o di kaya kahit ano pagkain Pilipino. Kakain na. Pero noon, wala. Uuwi. Kasi noon, punta sa ano, kaibigan ng mga Pilipina. Tapos uuwi, sabi ng anak ko, Mama, nagugutom ako. Magluluto ako para sa kanya. Pero galing kami ng ano ha, galing kami ng handaan pag uwi gutom. Kasi noon, hindi siya kumakain ng marami ng mga pagkain natin. Pero ngayon, ay naku, pura usog. Kakain na.
Bibili pala ako ng mangga. Sarap mangga. May anak ko dyan. May bagoong. Yung mangga dito guys, yung malalaki. Yung isa, siguro aabot ng kalahating kilo. Minsan nga ano, may na, ano ako parang mangga paho, ano sa Bisaya, paho. Kasi yung Bisaya dyan, alam ko ano yan, mang anong klase mangga. Yan. Bumili ako niyang dalawa. Ang sarap. Kaya bukasan binalikan ko. Ah, inubos ko ang lima. Lima na lang. Inubos ko talaga. Mahal ang mangga dito guys, mahal. Pero, hayaan mo na. Basta ano, makakain lang. Huwag na isipin, no? Huwag isipin ang pagbayad. Ang importante, naibsan yung pagkamis mo sa pagkain, ng pagkain natin. Yan ang importante, guys. Tipid ka ng tipid. Tapos, hindi ka kakain ng mga ganyan. Mga prutas. Kasi titipid ka kasi padala mo sa Pinas. Tapos, sarili din naman natin pag tayo magkasakit. Paano na sila? Wala nang ano. Wala nang magbibigay, diba? So, dapat kakain din tayo ng mga vitamins. Kain tayo ng vitamins. Kain tayo ng mga gulay, ng mga prutas, na may mga maraming vitamins. Yan ibig ko sabihin, guys. Para ano? Para hindi magkasakit. Iwasan natin magkasakit. Kasi isipin natin paano ang pamilya natin sa Pilipinas pag tayo magkasakit. Kaya pag may araw labas, ay bahala, bahala na pag maitim o maitim, no? Nalabas kasi yung vitamins ng araw ay maganda rin sa balat natin. Maganda sa bukog. Yun. Hayaan nung tapos mag-bike pag may time. Kasi pag winter, dito lang sa loob. So pag summer, dyan kakikilos. Kasi ano, darating ang matiglamig. Wala ka na, wala na. Sa loob na. Yung iba guys, pag summer, na lang. Kunti na lang yung natira guys, oh. Tapos na guys. Tapos na guys. Yan. Salamat sa panunood. Sa susunod ulit, guys. Pabu, I love you all. Mwah! Salamat sa panunood sa P5 Vlogag.